In relation po doon sa tanong ni Kuya Nelson, sinabi niyo po sa noong Sabado sa Davos nga po na the Philippines is leading the economic recovery and performance not only in the Asia Pacific but in the whole world. Umani po ito ng maraming reaksyon o iba't ibang reaksyon. Diba? Saan po nakuha po yung datos para patunayan po yung bahayag na yan? Yung nabanggit ko, napakasimple. Pagka binabati tayo, anong lagi may sinasabi sa akin pagka na may nakakausap ako? Pag yung IMF, kasi kinukongratulate tayo, congratulations on your 7.1 growth rate. Si Widodo, ganun din, congratulations on your 7.1 growth rate. It's the growth rate. Kasi yun talagang, lahat ng bansa ng utang ng husto dito nung pandemya. Tapos nung dumating ng Ukraine, palaki ng utang. Pasama ang Pilipinas doon. Hindi kasing lala ang sitwasyon natin sa mga ibang bansa, na karatig bansa natin. Ngunit mataas pa rin ang debt to GDP ratio, kung tawagin. Kaya ang hihila lang, ang tutulong talaga sa atin na pagandahin ang debt to GDP ratio is growth. Yun lang talaga. Kaya yun ang tinitignan ng lahat. Dahil nung nagpa-pandemya nung 2020 hanggang 2022, kaduluduluhan ng 2022, talaga ang nangyari, namatay ang economic activity. Kaya yung mabilis magpabuhay ulit ng economic activity, makakalamang. Tayo, mabilis ang growth rate natin. Kaya nakikita, sinasabi na ito talaga, kaya nga nagkaroon nga ng VIP, nasama tayo dun. Kung hindi ako napunta sa Davos, BI lang yan. Ngayon, VIP na. Second question, in relation pa rin po dun sa tanong ni Kuya. Diba, parang nag-comedy lang ang ating Pangulo dun. Siyempre, pagka BI, sa katawanan lamang is bad influence. Hindi, joke lang. Pagka VIP na, very important gawin nating ano ba? Huwag na person. Basta yun na yun. VIP, you know? Vietnam, Indonesia, at Pilipinas ang point of interest sa Asia ng mga umattend dyan po sa World Economic Forum na business leaders. Okay? Nelson, kakambal na po ng pangangako ng investment ng iba't ibang pagsapagpunta ng mga dati ng presidente, nakarang presidente ng bansa, yung pangako nga po ng investment. Po. Yung iba po, pangako lang. Yung iba talagang hindi talaga natupad po. Katulad na lamang po nung investment na ipinako ng China noong nakarang administrasyon. Sa inyo po, paano nyo po masasabi na matagumpay yung mga ipinangako sa inyo ng iba't ibang mga leader ng bansa pagpatungkol po sa investment? Nasa sa atin yun. Nasa sa atin yun. Kaya yung mga biyahe, nabanggit mo na rin, yung mga biyahe, medyo babawasan na namin for the rest of the year. Ang dahilan ay kailangan natin balikan lahat itong mga nasimulan sa ASEAN, sa APEC, sa China, pati yung pagpunta sa EU, sa Brussels, tapos itong biyahe dito sa Davos. Ay kailangan namin i-detalye yung aming pinag-usapan. Sino ba dito, tungkol dito, sino bang kinausap natin? Ano bang naging usapan natin? Dito sa lahat ng project na sinasabi, ano ba i-prioritize natin diyan? Kailangan na namin gawin yun. Hindi pa namin nagagawa dahil busy kami, biyahe kami nga ng biyahe. Pero at least meron kaming naiuwi. Ngayon, kailangan na natin i-consolidate, kailangan na natin i-follow up, kukulitin na natin yung mga kausap natin, o yung pinag-usapan natin, ituloy na natin ang usapan. Nasa sa atin talaga yun. Kung papabayaan natin yan, marami na tayong nakita. Nagpumirma ng katakot-takot ng MOU, wala naman nangyari. Kaya yung MOU para sa akin, maganda yan, okay yan. Pero simula pa lang yan. Hindi pa yan project. Simula pa lang yan. Simula pa ng usapan para magkaroon ng project. Kaya marami pang gagawin. Kaya yung sinasabi ko kanina, proseso ito. Hindi ito yung basta't biglang mangyayari. Na yun na nga, may isang biyahe, uuwi ka, ang dami mong dalang investment. Hindi ganun. Kailangan dahan-dahan, tatitignan, pag-uusapan. And it's also, to put, itong mga biyaheng ganito ay pagmamasdan ninyo yung mga meeting namin, yung tawag namin round table meeting sa mga negosyante, magkikwento kami, sasabihin niyo, Pilipinas, ganitong ginagawa namin, binago namin yun, meron kaming create law, maganda na mag-PPP, etc., etc. Okay. Lahat yan ay pinag-uusapan. Pero ang ending lagi, sa palagay ninyo,
ano pang kailangan namin gawin para maging best kayo dun sa amin. So it's interactive. Hindi lang kami nagsasalita doon, nagle-lecture doon. Nakikinig din kami sa kanila. Doon sa inyo, ano na bang nangyayari? May potential ba diyan o walang mangyayari diyan? Ano, huwag kayong titingin diyan dito, meron ano. Ganun ang interaction doon para mabigyan din tayo ng bagong kaalaman tungkol sa takbo ng ekonomiya. Halimbawa, kausap mo, yung katabi ko sa The Boss, si ano, it was the Moynihan, the head of the Bank of America. O, tinatanong ko, anong outlook ng Bank of America sa mundo? Ano yung tingin ninyo? Anong areas ang magiging masigla? Ano yung medyo may iiwanan? So, marami kang natutunan. Anong plano ng Bank of America? Saan kayo mag-i-invest? That's the only way. Kung hindi, at nangyari yun, nakausap ko ang head ng WTO, head ng IMF, ang head ng World Bank. Tungkol nga dyan, ina-analyze ko. Ano ba talaga nangyayari? Ano sa palagay ninyo ang mangyayari? Saan tayo pwedeng umasa? Saan yung medyo mahina ang pagbago? So it's a whole process, but they learn about us, but we certainly also learn about them. So that's also very important. Thank you, Jun Soriao of UNTV. Next, we have Mela Lasmoras of PTV4. Hi, good afternoon, Mr. President. I'm Mela from PTV4. Sir, follow-up lang po dun sa nabanggit nyo na, yun nga, magbabawas na kayo rin ng biyahe this year. Pero saan po kayo yung mga kumpirmado nyo nang pupuntahan at gano'ng ito kahalaga para sa ating bansa, yung mga biyahe ito? The only one na confirmed sa ngayon, APEC, November, sa States. Pero November pa yun. Hindi, kasi ang Philippine, dapat naman talaga ang Philippine President, kailangan pumunta sa lahat ng APEC. Importante talaga at maraming talagang napapag-usapan. Kahit yung kuminsan 5 minutes lang mag-usap kayo. Pero mula doon, meron na, bigay na kayo ng number. Pwede mo nang tawagan, pwede mo na i-follow up. At kung minsan, ang nangyayari dyan, kaya kumpleto ang delegasyon namin. Dahil pinasabi ko, kung ano pang mangyari, kailan handa tayo, nandyan yung sekretary na dapat magtrabaho. Nandyan yung staff niya para gawin na yung papeles, hindi na mag-aantay na pag-uwi ng Pilipinas. Nandyan na lahat, kailangan kompleto. Kasi itong mga biyaheng ito, dalawang araw yan eh. Dalawang araw, mahaba na yung tatlong araw. Ang dami mong gagawin doon sa tatlong araw na yun. Kaya kailangan kompleto na kompleto ka. And that's why that we have tried to be very ready for that. The APEC, again, is one of those that I really have to, a Philippine president should really attend because it is the relationship essentially between ASEAN, the Philippines, and the rest of the world. And those are very, very important relationships. So, sa ngayon, yun pa lang ang na-confirm. November, APEC. Opo. And sa San Francisco ata. Opo. And sir, kasi for my second question, about naman sa Maharlika Investment Fund ulit. Ngayon kasi, nagbalik session na ang Kongreso. Ano po yung mensahe nyo sa Senado? Kasi nasa kanila na ngayon yung bola patungkol dito sa MIF. At kailan nyo po ba target itong maisabatas mismo? Ang message ko sa Senado, suriin ninyo ng mabuti para magandang-maganda yung batas natin. Suriin ninyo ng mabuti. Siyempre, mas maganda na matapos sa lalo madaling panahon. Pero hindi naman dapat imadali dahil napaka-importante lahat ng mga bawat salita na ilalagay mo doon sa batas na yun. May kabuluhan yun. Hindi mo basta't pwedeng, tama na yan, okay na. Kailangan talagang pag-aralan na mabuti. Malaki naman ang tiwala ako sa mga senador. Alam naman nila yung kanilang trabaho. Pag-aaralan talaga nila na mabuti yan. And that's the process. Tama yun. But in terms of when scheduled, nag-release ng statement si Senate President na baka by Holy Week matapos na. Maganda yun. That would be good. But ako sa akin, mas importante na maging tama kaysa maging mabilis. So kailangan gawin nating tama. Kahit na lahat naman masyadong matagal eh.
Pero basta makuha, we have to get it right. We cannot make that getting it wrong would be a very bad mistake. Okay, maraming salamat po, sir. Thank you. Okay.